Mga kwentong pambata. Ang kuripot na milyonaryo. Noong unang panahon, sa isang nayon ay may nakatirang isang mayamang mangangalakal na si Richard. May mga bukid siya at nagbebenta siya ng butil at gulay. Sa ganda ng negosyo niya, siya ay isang milyonaryo. Madaling isipin na siya ay may marangya at maluhong pamumuhay. Pero si Richard ay mas kuripot pa sa kuripot. Itay, ang mga sapatos ko ay laspag at luma na. Kailangan ko ng bago. Dalawang taon pa lang ang nakakaraan na. Gusto mo ba talaga ako maging pulubi? Itay naman, lumalaki ng paa ko. Ang sakit na talaga sa paa ng mga sapatos na to. Bagong sapatos lang ang masakit sa paa. Ibig sabihin ay hindi mo pa napaglumaan ito. At bago pa ang mga ito. Eto, kunin mo ito. Bumili ka ng isang maliit na pamahid. Yung pamahid ay kalahating dukat lang. Ang sapatos ay 30. Pero itay naman. Tama na! Sige na, umalis ka na! Ay, naman. Lahat na lang sila gusto ang pera ko. Yan si Richard. Naayo man lang gumastos ni isang kusing sa kahit ano. Habang ang kanyang mga kaban ay puno ng mga ginto, perlas at mga diamante. Luma na ang sapatos niya. Ang damit ng pamilya niya ay patsi-patsi. At hinayaan niya ang kanyang pamilya at mga kasambahay na kumain ng 2 beses lang isang araw. Isang araw, naglalakad sa palengke si Richard. Pinagbuhat ang mga tao niya ng sakusakong mga butil. Hindi man lang siya kumuha ng kariton. May nadaanan siyang panaderya. Ang panadero ay katatapos lang gumawa ng malaki at masarap na chocolate cake. Ang masarap na amoy ng cake ay nakaabot kay Richard. At nakaramdam siya ng pagkagutom na di pa niya naramdaman. Ang matikman, ang masarap na cake. Nakabalik ka na. Oo. Anong problema? Wala naman. May masakit ba sa'yo? Wala. Gusto ko ng cake. Masarap, mabango, malagkit at maraming chocolate cake. Nakakatakam. Teka, gagawa ako ng di isa lang, kundi 10 cake para sa atin at para sa mga lahat ng ating tauhan. Ano? Dapat pala hindi ko nalang sinabi. Gusto mo ba akong maging isang pulubi? Sige na nga. Gagawa ako ng isang cake para sa'yo, sa akin at mga bata. Bakit pati mga bata kakain? Hindi ba sisirain nun ang ngipin nila? Sige, gagawa ako ng isang maliit na cake para sa ating dalawa lang. Gusto mo rin ba talaga ng cake, ha? Ibang klase ka talaga, Richard. Sige, gagawa ako ng isang chocolate cupcake para sa'yo. Makakabawas ba yun sa iyong kayamanan? Sige, bilisan mo. Gusto ko nang makatikim nito. Woo. Kaya ang asawa ni Richard ay gumawa ng isang maliit na chocolate cupcake. Oh, ito'y mabango. At malagkit. At mainit. At masarap. At puno ng tsokolate. Sunod-sunod ang mga kagat ni Richard dito. At sinipsip ang daliri niya. At sinimot pati ang plato. Pero ni hindi man lang niya binigyan ang kanyang asawa. Mayroong isang anghel ang dumaan at nakita ang pangyayaring ito. At siya ay nainis. Isang mayaman at pinagpalang lalaki? Ngunit sakim siya. At malupit. Imbis na tumulong siya at magbahagi sa mundo, kahit sarili niyang pamilya ay pinahihirapan niya ng lubos. Kailangan niyang maturuan ng leksyon. Isang matinding aral. Kaya, naghintay ang anghel hanggang sumunod na umaga, kung kailan pumasok si Richard sa trabaho. Pagkatapos, nagpanggap itong si Richard at pumasok sa bahay niya at tinawag ang lahat ng mga tauhan. Kayong lahat! May pulong tayo! Apa, Ginoo? May nakilala akong anghel na nagsabing ipamahagi ko ang aking yaman sa inyong lahat. Sabi niya ay, kapag hindi, mamamatay ako sa gabing ito. Kaya, pumunta kayo sa nayon at sabihin sa lahat na ang aking mga kaban ng yaman ay bukas para sa lahat. Kahit sino ay pwedeng pumunta at kunin ang gusto nila. Sige na! Ngayon din! At isa pa, pag may pumigil, kahit na ako pa ang pumigil sa inyo, paluin niyo ako ng patpat at itaboy niyo ako. Dahil tandaan niyo,
Pag hindi ko pinamahagi ang yaman ko, mamamatay ako! Masusunod po, Ginoo. Kaya, pumunta ang mga tauhan niya sa Nayon at pinaabot ang mensahe ng kanilang amo. Pagkatapos, ang buong Nayon ay nagtipon sa bahay ni Richard at kinuha ang mga diamante, ginto at pera galing sa kaban. Nung tanghali, nung bumalik si Richard para kumain, siya'y nagulat sa nakita. O ikaw! Anong ginagawa niyo? Pumalis kayo sa aking kaban! Mga tauhan! Paalisin niyo sila! Magnanakaw! Bumalik kayo! Pinapaalis niya ang mga tao! Kailangan natin siyang paluin ng batbat! Paano natin magagawa yun? Siya ang amo natin! Di mong matandaan yung sinabi niya kanina? Kailangan natin siya paluin at itaboy palayo. Kaya naman, ang kawawang si Richard ay hinabol palayo sa kanyang tahanan ng kanyang sariling tauhan at tinaboy mula rito. Pinuntahan niya ang korte ng hari at kinuwento ang nangyari. Ang buong Nayon ay ninakawan ng aking kaban, inyong kamahalan. Pero ikaw mismo ang nagsabi na pumunta sila at kumuha ng iyong kayamanan. May mga saksi sa pangyayaring ito. Pero nasa trabaho lang po ako buong umaga, kamahalan. Ikaw ba ang totoong si Richard? Sino siya? Siya ay isang impostor at mandaraya! Siya ang dapat na ikulong! Imposible ngayong masabi kung sino ang totoo sa inyong dalawa. Aba. Pero kung ako ang papipiliin, bakit di ako maniniwala sa lalaking nagbabahagi ng kanyang kayamanan? Laban sa lalaking labis ang kakuriputan, pati ang kanyang sariling pamilya ay nagugutom. Inyong kamahalan, ipakukulong niyo ba ako? Maaari. Kamahalan, huwag! Nagsasabi siya ng totoo. Siya ang totoong Richard. Isa po akong anghel at ginawa ko lang ito para turuan siya ng isang leksyon. Hulihin niyo siya, kamahalan! Kinuha nila ang aking mga kayamanan! Kamahalan, bilang asawa niya, kasama ako sa nagmamay-ari ng kanyang mga yaman at sumasang-ayon ako na ang aking asawa ay isang napakakuripot na tao. Ang mabait na anghel ay walang ginawang masama sa pagpaparusa sa kanya. Nakita mo na ba, Richard? Para saan ang pagkapit sa iyong mga kayamanan kung ang mga taong malapit sa iyo ay labis ang pagkainis, nasasaktan sa iyong pagkagahaman? Wala kang mga kaibigan at mga pamilya mo rin ay walang magiging tutol kung magpasya kung tuluyang kang ipakulong. Yan ba ang buhay na gusto mo para sa sarili mo? Hindi po, inyong kamahalan. Patawarin niyo ako. Nakikita ko ng pagkukulang ko. Mabuti naman. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para itama ang mga gawain mo. Salamat, kamahalan. At dahil itatama na ng asawa ko ang kanyang mga kamalian, magdaraos ako ng handaan para sa lahat ng ating mga kanayon. Oh, sige na nga. Para masaya.